So yun, what's up mga Beshwapko? Welcome to Glowy's Vlog. And kung bago ka lang sa channel ko ito, welcome na welcome ka dito ka Beshi. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe mo na yan at hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. And for today's video mga Beshwap, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang YouTube banner or channel art using PixArt and using Android phone lamang. And kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa yon, just keep on watching. And without further ado, let's get started. Ayun, bali, simulan natin mga Beshwap. Tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng isang channel art ng inyong YouTube channel. Punta lang tayo sa aking folder, which is ito, yung Glowy's Vlog materials. Puntahan natin yan. Then, puntahan natin si... Wait lang. Pinatay ko lang yung connection ko kasi yung data, alam nyo naman, mahirap lang yung Beshi Glowy. Then, puntahan nga natin ang ating... PixArt. Ayan. Then, ayan, as you can see, wala akong internet. Para makita nyo rin na free siya, kahit wala kang internet, at wala kang babayaran doon. Then, click nyo lang yung plus sign na yun. Then, pwede kayo mag-download ng mga gusto nyong i-background sa inyong channel art sa Google. And, pwede rin naman dito sa color na lang ni PixArt. Yan, puntahan lang natin tong color background, scroll down, scroll up lang kayo para makita niyo yung color background ni PixArt. Then makikita niyo na to. So ang pipiliin ko na lang is pink, which is ito kasi favorite ko naman ang pink. Ayan, tapos i-crop natin siya into YouTube size, which is nasa dulo. Ayan. Tapos, check lang natin to, which is nandito. Tapos, ayun nga pala din, ang i-download nyo din mga Beshwap is yung YouTube size ng channel art. Search nyo lang yun sa Google para may download nyo siya kasi kailangan natin siya as a pattern para hindi na magpas yung mga ilalagay natin sa icon. Tapos, text, ganun. Tapos, ayun na nga. Total, meron naman akong download nun. Kaya, pupuntahan ko na lang. Kukunin ko na lang siya doon sa aking folder. Ito siya. Ganito dapat yung inyong mga download mga Beshwap pa. Ayan, as you can see ito. Ayan. Ay, wait lang. Natin para makita natin yung pinakang background natin. Ayan, baba lang natin para makapaglagay tayo ng text o kaya ng mga social media account, social media icon. So ayan, click nyo lang to. Ayan, okay na yan. Tapos mulay lang kayo ng text. Huwag nyo siyang i-check mga Beshwap pa. O, halimbawa yung yung pangalan ng channel ko. Tapos, pili lang kayo dito kung ano mga gusto nyong fonts ng inyong pinakang name. Tapos, ito mga
shop, if may nakalagay na text and logo safe area, yan lang yung pwede nyo malagyan ng text nyo at saka ng mga social media icon. So, yan. Lagyan lang natin siya ng kulay, itong pinaka-text natin. Ayan. Tapos, lagyan lang natin siya ng gradient, kasi may ligaw sa gradient. Tapos lagyan natin siya ng social media icon. Ito yung sa Instagram tsaka yung sa Twitter. Sige, block na lang. Yan. Ito na lang na natin yung Facebook. Tapos crop natin siya. Shape na lang para bilog. Ayan, okay na yan. Check na lang. Ayan. Tapos save. Pasulit natin tong pattern natin. Ayan, tapos ibaba natin. Kasi medyo mataas. Ayan. Baba pa natin siya. Ayan, sakto na. Tapos, lagyan na lang natin siya ng name niyo po. Kung ano yung name niya sa account na yun, sa social media icon na yan. Lagyan lang natin yung ano ko, name ko. Natin.
kasi natin i-occupy yung space kasi marami tayong lalagay na social media icon. Pero gusto ko kasi pink eh. Tapos lagyan natin siya ng gradient para makita. Sa add photo, tapos doon sa aking folder. Ang kulay natin is yung Twitter na black din, syempre. Ayan yung username ko. Kaya follow na kayo. Hindi pa kayo nakapag-follow. Mag-promotin. Ayan. Tapos lagyan din natin siya ng color. Tapos ito rin, lagyan din natin siya ng shadow. And okay na yan. Tapos yung Instagram naman, ilagay natin add photo ulit. Siyempre black din ang kukunin natin at bilog din na Instagram. Kasi hindi na siya kasya. Kasi tingnan nyo naman, tatlo pa lang yan. Hindi na kasya. Lagay na lang natin yung username nyo sa Instagram nyo.
natin to ng ano, shadow. Tapos yan. Tapos ito naman. Tapos lagyan din natin siya ng gradient. Then, tuturo ko naman sa inyo kung paano siya. X na natin to. Kasi okay na siya din. Tuturo ko naman sa inyo kung paano siya ilagay ito sa ating YouTube channel. Check nyo lang to. Pero wait lang. Lagyan muna natin itong natin ng shadow na lang kasi mas maganda siyang tingnan sa ganyan. Dyan, sa white then check na natin to, final na to. Then punta nyo lang yung araw na yun, then save ulit. Yan,
automatic na kasave na siya sa ating gallery. Puntahan naman natin ang ating YouTube. So ayun, bali nga yung mga best shop, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng yung ginawa natin, which is channel art, kaya YouTube banner sa ating mga YouTube channel. And yung ginawa ko ngayon, nilagay ko na siya doon sa aking YouTube channel. Tinry ko lang kung mag-fit siya. Siyempre, mahirap naman kung mapay ako sa inyo, diba? Then, nag-fit naman siya. Okay naman. Then, punta na natin yung Chrome natin. O kahit anumang browser nyo dyan. Pwede yan. And, yan yun. Puntahan natin siya. Then, search natin ito yung www.youtube.com. Then, Google. Wait lang natin kasi medyo mainit yung internet. Then, click natin tong tatlong tulok na to. Estas, at desktop site tayo. Once na naka-check yan, okay na yan. Hindi nyo na kailangan siyang baguhin pa. Tapos, punta na natin yung avatar picture natin, which is ito. Yan. After nyan, punta na natin yung your channel, which is yan. Tapos, waiting lang natin. Tapos, ayan, as you can see, ayan siya. Diba? Maganda. And, para malagay natin yung channel art na yan, puntahan natin yung customize channel lang natin yan. Then, after nun, ay makikita kayo dito. Ayan. Ito. Itong parang lapis na yan. Then, ang click nyo sa dalawang yan, yung edit channel art. Once na edit nyo yun, itong makikita nyo, drag photo here and select photo from your computer or your phone, pwede yun. Then, once na click nyo to, automatic, makikita nyo na siya. Oh, sige, papakita ko ulit sa inyo. Tapos sunod, my files. Ayan, makikita nyo dito mga brush up. Ayan yung itsura niya kapag nasa phone, sa TV, and sa desktop. Ayan na yung itsura niya. Then, kung okay na kayo dyan, at wala na kayo gustong baguhin pa, click nyo lang itong select. Tapos, after nyan, automatic mag-save siya. Pang kung saan-saan kayo pumunta. Ayan lang yun. Then, okay na. Pwede nyo siyang tingnan sa inyong YouTube application kung nag-okay ba siya. Ayan, diba? Okay lang, fit na fit siya. Sana all fit, diba? So, ayun. Sana nagustuhan niyo itong simple video na to at nakatulong ako sa inyo sa pagsisimula ninyo ng YouTube channel niyo and pagpa-vlog niyo. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please give me a thumbs up and don't forget na mag-comment dyan sa baba sa mga gusto niyo pang ipagawa sa aking video. And don't forget as comment down below na rin sa mga gusto niyo sa mga gusto magpa-shoutout yan. Then by next video, by next vlog, mag-shoutout ako sa mga nag-comment dyan sa baba. And don't forget na share din itong video na to para may mga small YouTuber dyan, may mga beginner YouTuber dyan na matulungan tayo. And don't forget din na mag-subscribe sa channel ko ito and click the notification.
notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. And mga besyo, happy lang yun. And see you to my next vlog. Thank you for watching it.